ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay, inako niya at hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoon. Handog niya sa atin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangang panggawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon'y inihayag sa kaniyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo. At dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit naming ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuruan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo.
Dahil dito, ako'y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo, gayon din sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan. Ginagawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob at mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Sa kanya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak. Ang inyong pasaning ngayoy dinaranas, Siya ang kublihang sa ating lulunas. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Magsitayo na po ang lahat. Ting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuris, pinupuri ka namin, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roon, tuyot ang kanyang kamay. Sa hangad ng mga iskriba at mga pariseo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautosan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?
Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga iskriba at mga pariseo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Kapalaran at siguro talaga natin, mga kapatid ko ni Kristo, na sa paligid natin, aminin natin na may mga taong hindi gusto sa atin, di ba? Sa mga kaibigan natin, may mga kaibigan talaga tayo na ayaw tayo, di tayo gusto. Babalik kayo doon sa tahanan ninyo, may mga kapitbahay kayo, aminin niyo, may mga kapitbahay talaga natin na hindi talaga tayo gusto. Paano ba natin yan? Wala tayong magagawa. Aminin na aminin man natin, sa paligid natin, may mga tao na gusto tayo, may mga tao naman na ayaw tayo at di tayo gusto. Itong mga taong di tayo gusto, ito yung mga taong bantay na bantay sa atin kung kailan tayo magkakamali. Amen? Di ba? Ito yung mga taong sabihin natin, siguro, mga bashers natin, mga haters natin, na binabantayan ang buhay natin kung kailan tayo magkakamali, kung kailan tayo papalpak. At kung kapag papalpak tayo sa buhay natin at magkakamali tayo, sila po yung unang papalakpak sa atin at sila po yung unang magsasabi sa atin, buti nga sa'yo. Kapalaran na talaga siguro natin na hindi lahat ng mga tao sa paligid natin o di kaya sa mga among sa mga kaibigan natin ay gusto tayo. May mga tao talaga na hindi tayo gusto at wala tayo sigurong magagawa niyan dahil sa kanila na yan. Mga kapatid, ang narinig nating ebanghelyo ngayon, ganun din ang kapalaran at naranasan ng ating Panginoong Hesukristo. May mga haters din siya. Ang ating Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon, may mga bashers din siya. Sino po yung mga haters ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo? Ito yung mga iskriba at mga pariseo na ayaw kay Jesus sapagkat gumawa siya ng kababalaghan, gumawa siya ng milagro sa araw ng pamamahinga. Kaya anong ginawa itong mga haters na ito, itong mga pariseo at mga iskribang ito? Bantay na bantay sa ating Panginoong Hesukristo. Binabantayan ang kanyang bawat galaw sa templo kung siya ba ay magpapagaling o hindi o ayaw niyang pagalingin ang isang taong may sakit. Hindi malayo yung karanasan mo, yung karanasan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang buhay, may mga tao ding ayaw sa kanya na binabantayan ang kanyang pagkakamali. At dahil nga bantay na bantay itong mga pariseo at mga iskribang ito sa kanyang pagkakamali, it leads Jesus to death, no? Dahil dito, isa ito sa sanhi ng kaso ng ating Panginoon kung bakit siya pinatay, no? Kung bakit siya pinako sa krus. Kapalaran, kagaya natin, kapalaran natin, kapalaran na siguro ninyo na may mga taong ayaw talaga sa atin. Ngayon, ang tanong, naranasan ng Panginoong Hesukristo, ang karanasan din natin, ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi niya inalintana ang mga pinagsasabi ng mga pariseo at mga iskribang ito. Hindi niya pinansin. Bagkos ano yung ginawa niya? He continue his mission of healing. Bagkos pinagaling niya ang may sakit sa araw ng pamamahinga. Babalik na rin natin
What if nagpadala si Jesus sa kanyang mga haters? What if nagpadala si Jesus sa mga taong hindi gusto sa kanya? What if napanghinaan ang ating Panginoong Hesukristo sa mga kritik sa kanya, mga sinasabi sa kanya, mga puna sa kanya? What if ganun ang nangyari? Baka dahil sa nanghina ang kanyang kalooban sa mga naririnig niya sa paligid sa mga taong di gusto sa kanya, baka hindi na niya pinagpatuloy ang kanyang misyon. Pero klarong-klaro sa ating ebanghelyo ngayon, despite and in spite na merong mga haters ang ating Panginoong Hesukristo, nagpatuloy siya. Ganun din sa buhay. Tatanungin ko kayo, what if nagpadala kayo sa mga taong kahit anong panimira at pinagsasabi sa inyo kasi hindi nila kayo gusto? What if yung pangarap mo na inaasam-asam mo, nagpadala ka sa mga tao na yung sinasabi nilang hindi mo maaabot ang pangarap mong yan, tamad ka kasi, hindi mo maaabot ang pangarap mong yan dahil ganito ang background ng pamilya mo? Tatanungin ko kayo, paano kung nagpadala kayo doon sa mga taong naninira sa inyo, naninira sa atin, na kahit anong pinagsasabi para lang hindi ninyo makamit ang inyong mga pangarap at dreams sa inyong buhay, sa inyong pamilya, etc., etc.? Alam niyo na ang sagot. Ang sagot ay nandito sa ating ebanghelyo. Si Jesus din, nakaranas din ng ganyan, pero nagpatuloy siya. Continue, ipagpatuloy natin kung ano ang nasimulan natin. Minsan, huwag natin silang, hayaan natin sila kung ano yung sasabihin nila. Kasi minsan, baka magpadala tayo po sa kanila na hindi na natin maaabot kung ano ang mithiin at pangarap natin sa buhay, kung ano ang misyon natin sa buhay. Kapalaran na natin na may mga tao talagang di gusto natin, pero hindi natin kapalaran na hindi natin maabot ang pangarap natin, ang misyon natin sa buhay dahil sa mga taong ito. Ipagdasal na natin sila. Hayaan natin sila. Ipagdasal natin sila. Kayanin mo kahit na ano ang paninira na nasa paligid mo dahil sa mga taong hindi gusto sa iyo, alalahanin mo, kasama mo ang Diyos. Ipagpatuloy mo ang pangarap mo, ipagpatuloy mo ang misyon mo, ipagpatuloy mo ang nasimulan sa iyong buhay, at huwag kang magpadala sa mga anong pinagsasabi ng mga taong hindi gusto sa iyo. Yung naranasan mo, naranasan din ng ating Panginoong Hesukristo, pero ang ating Panginoon, kinaya niya, nagpatuloy siya. Ikaw din, magpatuloy ka rin. Kapit ka lang, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kayanin mo lang, kasama mo si Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa ating mga Kristiyano, wala nang higit pang batas o utos, kundi ang ipinag-uutos ng Ebanghelyo na mahalin ang Diyos at ang kapwa. Pahalagahan natin ang paniniwalang ito habang nananalangin tayo para sa pangangailangan ng bawat membro ng ating simbahan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, gawin mo kaming tagapagpadulot ng buhay o Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ang simbahan naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno naway magabayan ng karunungan kapag gumawa sila ng panukala
at magpasya sa mga pinahahalagahang proyekto. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang ating pagsamba, naway maging salamin ng ating katapatan at dedikasyon sa mapagpakumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Sa mga may sakit at sa pinanghihinaan ng loob, naway makapagdulot tayo ng pag-asa at kaginhawahan. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga yumao, naway mamayapa sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, suriin mo ang aming mga puso at hindi lihim sa iyo ang pinakatago naming kaisipan. Liwanagan mo ang aming mga puso para sa higit na tunay na pagsamba at ang aming mga kamay para sa higit na bukas loob na paglilingkod sa kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming on. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo at maraming salamat po. The lowly will hear me glad.
Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas sa iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami ay makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin ay sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng puong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nazareno, niluluhati ka namin.